Dapat yata, hindi ka na nagbago ng ayos eh. Tignan mo, dumami tuloy karibal ko. Ay, nako. Magugustuhan mo pa kaya ako kung mukha pa rin akong ewan tulad ng tayo pa. Malamang hindi. Okay. Alis na yung daddy ko. Sa aming pamilya niya. Doon na raw sila ng Canada, magmamuli na sila doon. So, tinabo ko na sa mga kausap. Eh, bakit di mo siya kausapin bago sila umalis? Pero paano? Wala akong lakas ng loob, Miles. Wala. Sinabihan ko na si Mami dati pa, pero ayaw na siya makipag-usap. Sabi niya, tanggapin mo na lang yung sitwasyon. Ganun daw talaga. Pero, hindi ko nang kadali. Yun yung isa sa parte ng buhay ko na hindi ko pa nasasara. Tulungan kita. Wakay ako yung kakausap sa daddy mo. Alam mo, Miles, ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Mas lalo lang akong mahirapan. Mas lalo lang akong mahirapan ka lang talaga. Papi? Miles, mahal kita. Pero, tanggap ko na may iba kang mahal. Kaya para mas lalong hindi lang akong mahirapan, papayaan mo na lang ako. Nagkausap kami ng tatay mo sa phone. Hinayang na hinayang siya dahil gusto niyang makita ko. Hindi niya alam eh na nagkaanak sila. Alam niyang meron siyang pananagutan ngayon. Hinahanap-hanap niya pagkakataon makita ko. Buti po hindi siya nagalit. Hindi. Kung meron bang konting hinanakit si daddy mo ngayon, sa mami mo, sapagkat hindi niya sinabi.
ang mangyari at mga responsibilidad na napabayaan ng daddy mo. Kaya, tuwan-tuwa ngayon sa nalaman niya na meron siya palang na katulad. Natatakot na po kasi bakit hindi niya ako tanggap. Hindi, alam mo eh, kung merong hinanakit na dala-dala ngayon ang daddy mo, bungsong kapatid ko yan, pero alam kong mabait na tao, responsabling ama, at hindi niya gagawin ang nangyaring ganyan ang, kung meron magsabi sa kanya meron siya dapat na pinanagutan. Salamat po. Huwag eh. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kung meron ka dapat pasalamatan ay si Miles. Dahil kung di naglakas loob si Miles, usapin ako, paliwanag ang lahat, eh malamang hindi na yun. Kung kalagayan mo ay nakabitin pa, eh si Miles, kay Miles ka magpasalamat. Ha? That's good. So, hindi mo na kailangan tanawin na utang na loob sa akin yun. Quits na tayo ngayon, di ba? Tinulungan mo ako. Ngayon, tinulungan kita. Tsaka, hindi ka na mahihirapan na kalimutan ako. Kasi, hindi naman kailangan. Kasi, break na kami ni Pierre. Hindi na ako masaya eh. Ganon? Kahit kasama ko siya, ikaw pa rin ang iniisip ko. Saka ikaw mo rin yung hinahanap ko. Saka, sure ako na ikaw na yung mahal ko. Uy! Magsalita ka naman. Kanina pa ako nag-e-emote eh. Hey, teka muna kasi. Ipaprocess ko muna yung sinasabi mo. Ano ba yung sinasabi mo? Ano ba? Na-overwhelm ka ba? Or sobrang touch ka at hindi ka makapagsalita? Ano? Sobrang touch. Talaga? Sige nga, sabihin mo sa akin. Mahal mo ba ako? Hindi. Teka lang. Pag-iisipan ko lang. Wow! Gagaya naman sa'yo! Ano nga? Sobrang kasing taas doon sa taas na. Saya ko. Saya ka? Oo. Sumahal mo ko? Oo. Oo, dapat. Kasi pag nagbago ang isip ko, eh wala na. Hindi magbabago ang isip ko.